Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Today is February 27, 2021 at nalalapit na naman po ang Mars. So kaya sa ating pong mga team online na nanonood po ngayon, patuloy po tayo tumutok sa ating pong morning devotion sa umaga po ito. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Roma chapter 15 verse 14 to 21. Muli, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Roma chapter 15 verse 14 to 21. Basahin po natin. Ang dahilan sa pagsulat ni Pablo. Mga kapatid, lubos akong naniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay na ginawa ko ito dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hindi. Pinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa kanya. Dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kaya't sa pakikiisa ko kay Kristo Jesus, may pagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapangahasang may pagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kahit mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, pinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakakilala si Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Subalit tulad ng susulat, makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya at makakaunawa ang hindi pa nakakarinig sa kanya. So yun po ang ating text. Tayo muna pong lahat ay yun po at manalangin. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po na ito, Lord God, na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng salita mo ngayong umagang ito, Lord God. Patuloy na ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang manguna po sa akin, Lord God, and ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang magbigay sa akin ng katalinuhan, Lord God, upang maayos, Panginoon, na maibahagi ko po yung salita mo, Lord God. Patuloy, Panginoon, na yung mga tao na nanonood nito, Lord God, ay mag-bless, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan sa umaga ito, Lord God, at may apply po namin ito sa aming pong mga buhay, Lord God, and may ibahagi rin po namin ito sa ibang mga tao, Panginoon. Ikaw lamang po, Lord God, na magbigay ng kapayapaan, Lord God, sa bawat isa po sa aming Panginoon. Tanggalin niyo po ang anumang distraction, Lord God, upang maging focus lamang po kami, Lord God, sa salita mo na aming pong pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. So, ang ating pong lesson number one, sabi dito, ipangaral ang magandang balita ng Diyos. Diba sabi dito, ang hangad ko ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo ng pundasyon ng iba. Yan kaya sa lahat po ng nakakapanood nito, patuloy lamang po na tumatak sa atin yung ipangaral yung magandang balita ng ating pong Panginoon, dahil alam naman po natin sa panahon po ngayon, para kailangan na kailangan po natin yung salita ng ating pong Panginoon. Dahil marami na po ang mga tao na naliligaw po ng landas, marami na mga krimen na nangyayari sa ating pong bansa. Kaya dapat lamang yung mga tao na yun ay masharean natin ng gospel. Kasi kung hindi natin sila, sharean ng gospel, tayo yung may pananagutan doon, dahil tayo ay isang Kristiyano, tayo yung mga leader, tayo yung mga pastor na binigyan ng Diyos ng authority para magbahagi sa ibang tao ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga tao na nanonood po nito, patuloy lamang po tayo na magbahagi ng salita po ng ating Diyos sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa ating pong Panginoon. Dahil kung hindi po tayo magbabahagi, kung hindi po nila malalaman yung o hindi po nila tatanggapin si Lord sa kanila pong mga buhay, ay mapapariwala lang yung buhay nila. At tayo po yung may pananagutan po doon kung hindi po sila nakakilala sa ating po Panginoon. Dahil bilang isang Kristiyano, yun po yung tungkulin natin at yun po yung utos sa atin ng Panginoon na ikalat yung bagandang balita sa lahat po ng tao. Sabi nga dito, di ba?
Makakakilala ang hindi pa nakabalita tungkol sa kanya, makakaunawa ang hindi pa nakarinig tungkol sa kanya. Kasi kung mismo tayo hindi kikilos, hindi maririnig or hindi maunawaan ng ibang mga tao yung salita ng ating pong Panginoon, yung pagtanggap sa kanya, hindi nila maunawaan yun. Dahil nga, syempre, hindi natin binahabahagi yung salita ng ating pong Panginoon, hindi natin ina-explain sa kanila kung ano nga ba talaga yung tunay or yung gospel ng ating Diyos. Kaya dapat, marapat lamang sa bawat isa sa atin na magbahagi tayo ng salita ng ating pong Panginoon dahil hindi naman po nasasayang yung mga ginagawa natin sa pagpapagal natin sa ating pong Panginoon dahil lahat po ng ito ay may kapalit. Lahat po ng ito na mga ginagawa natin bilang isang Kristiyano ay may kapalit na pagpapala. Amen po ba? Yan kaya sa lahat po ng mga nakakapanood po nito na maging masipag po tayo sa pagbabahagi. Kagaya ng ginawa ni Pablo, di ba? Sabi niya dito, kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, pinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, kahit saang lugar si Pablo magtungo, pinapangaral niya talaga yung salita ng ating pong Panginoon. Dapat ganoon rin tayo, kahit saan tayo mapunta, kung mapunta man tayo or ilagay tayo ni Lord sa mga bansa, for example, sa ibang bansa, ganun, dun ka nag-work, dapat, kahit saan ka, sulok ng mundo, dapat huwag natin kalilimutan na i-share o ibahagi si Lord sa ibang mga tao na hindi pa talaga nakakilala sa ating pong Panginoon dahil yun yung isa sa mga mission na dapat nating tugunan, na dapat nating sundin dahil ito ay utos sa atin po ng ating pong Panginoon. Hindi lamang siya utos, kundi ito po yung responsibilidad natin na dapat gampanan po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So yun po yung lesson number 1 na maging katulad tayo ni Pablo na sa kahit saan siya magpunta, pinapangaral niya po talaga yung salita po ng ating pong Panginoon sa lahat po ng mga tao na nakakasalamuhan niya, especially dun sa mga tao na hindi pa talaga tunay na kilala si Lord sa kanila pong mga buhay at hindi pa talaga tumatanggap sa ating pong Panginoon. Lesson number 2. Ipagmalaki natin ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Ano ibig sabihin nito na ipagmalaki? Ibig sabihin, hindi siya yung ipagyayabang mo dahil Kristiyano ka, ganun. Di ba nga sabi dito, kaya't sa pakikisa ko kay Kristo, Jesus, may pagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Ipagmalaki natin yung pakikipag-isa natin kay Kristo nung simula nung tumanggap tayo sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Dapat yun yung mga pinagmamalaki natin dito sa ating mundo na nakilala ko si Lord sa aking buhay, ganun, maliligtas ako. Dapat ganun yung pagmamalaki natin sa ibang tao, hindi yung mga kung ano-anong bagay na ipagmamayabong mo sa kanila. Bagkus dapat natin ipagmalaki na si Lord or tayo ay nakakilala sa ating pong Panginoon gaya ng ginawa ni Pablo. Sabi dito, wala akong pinapaangasang may pagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos. Dapat, ipagmamalaki natin yung ginagawa ng ating pong Panginoon. Tayo lang po kasi ay ginamit ng ating Diyos para makakilala yung mga tao na yun. Kagaya ng ginawa ni Pablo, di ba? Pinagmamalaki niya yung mga ginawa ng ating pong Panginoon. Dahil, hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa kanyang kagandahang loob, yung mga tao na yun po ay hindi makakilala sa ating pong Panginoon dahil siya lang po ay isa sa mga ginamit ng Diyos para po makakilala po yung mga tao na hindi pa talaga tunay na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sa lahat po or sa bawat isa po sa atin, patuloy na ipagmalaki po natin yung paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Kasi kapag nalaman ng ibang tao yung paglilingkod natin, sila rin po ay mabibless or kapag ikinwento mo or sinalaysay mo sa kanila yung paglilingkod mo sa ating pong Panginoon, hindi rin sila mag-aalinlangan na maglingkod sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi rin po dito, kahit sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kahit mula sa Jerusalem hanggang Iliriko, pinangaral ko ang magandang balita.
Yan kaya dapat sa ating mga viewers po ngayong umaga po ito, patuloy lamang po na ipagmalaki natin yung paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Huwag po natin ito pagyayabang, bagkus i-voice lang po natin yung mga, o ipagmalaki natin yung paglilingkod natin sa ating pong Panginoon, pero hindi siya yung nagmamayabang, bagkus parang pinagsasabi mo lang sa mga tao na ganito ako nakapaglingkod sa ating pong Panginoon, dahil hindi lang naman isa yung mabibless dyan, kundi maraming tao yung mabibless kung ano man po yung istorya, kung paano ka nakakilala po sa ating pong Panginoon. Yun po yung ating pong mga lesson po sa umaga pong ito. Yung number one po is ipangaral ang magandang balita ng Diyos, at ang pangalawa po ay ipagmalaki natin ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Yun lamang po ang ating pong lesson po sa umagang ito, at sana po sa ating po pinag-aralan, bagamat ito lamang po ay maikli, ay meron po tayong natutunan. Amen po ba? Dahil, at sana rin po ay may bahagi din po natin ito sa ibang mga tao, kagaya nung ginawa ni Pablo, na hindi na nagbahagi po ng salita ng ating pong Panginoon sa mga tao na hindi pa po nakilala sa ating pong Panginoon. Yan tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na natapos po namin ang morning devotion, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Lord God, dahil sa natapos po namin, Lord God, na morning devotion, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na maging sentro, Lord God, ng aming pong ginawa, Panginoon, at Lord God, sa aming pong mga natutunan, Panginoon, na pangaral, Lord God, yung magandang balita mo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na may sa buhay po namin ito, Panginoon, na maging masipag po kami, Lord God. Huwag po kami maging tamad, Panginoon, sa pagbabahagi, Lord God, ng mga ng salita mo, Lord God. Tama na po, Panginoon, yung mga excuses namin, yung mga dahilan namin, Lord God, na hindi naman po talaga dapat na dahilan, Panginoon, dahil alam mo, Lord God, na bilang isang leader, Panginoon, bilang isang pastor, pastora, Panginoon, tungkulin po namin, Panginoon, na i-share, Panginoon, or ibahagi, Lord God, yung salita mo sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Lord God. Dahil ito po, Panginoon, ay pananagutan po namin, Panginoon, kung sila po ay hindi po nakakilala sa iyo, Lord God. And Panginoon, dalangin po rin po, Panginoon, sa lahat po ng mga tao na naglaan ng kanilang oras ngayon, patuloy, Lord God, na sila ay pagpalain mo, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na provide nyo, Lord God, yung kanila pong mga pangangailangan, Panginoon. At Lord, alam po, isang araw din, Panginoon, sa mga nakapanood dito, sila rin po, Lord God, ay magiging isa, Panginoon, sa nagbabahagi na rin, Panginoon, ng salita mo, Lord God, sa mga tao, Panginoon. And Lord God, dalangin ko, Lord God, sa may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kami ay lumalapit sa iyo, Lord God. Patuloy na pagalingin mo po sila, Lord God. Alam po, Panginoon, na ngayon pa lamang, Lord God, sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman, Panginoon. Kila Pastor Art, Panginoon, kila Nanay Bebe, kila MM, Panginoon, sa lahat pa po ng mga may sakit at karamdaman, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang siyang magpapagaling sa kanila, Panginoon. And alam ko, Lord God, na ikaw ang magbibigay sa kanila ng recovery, Panginoon, ng kagalingan, Lord God, at ng provision, Panginoon, sa kanila po mga pamilya, Lord God. I-provide po yung mga pangailangan nila, Lord God, sa mga gamutan, Panginoon. Ikaw po ang mag-supply nito, Lord God. And Panginoon, dalangin ko, Lord God, sa mga nag-positive, Panginoon, sa COVID-19, Lord God, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang magpagaling, Panginoon, sa kanila, Lord God, at patuloy, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, yung siyang kilalanan nila, Lord God, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. At Lord God, lahat po ng mga pinagaling mo na, Panginoon, ito, Lord God, ay magamit nila, Panginoon, bilang isang testimony, Lord God. At ibahagi din po nila ito sa buong mundo, Panginoon, upang ang lahat ng tao, Lord God, ay mabless, Panginoon, dahil sa himala, Panginoon, na ginawa mo, Lord God, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. And Lord God, dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po ng
Sa bansa po namin, Panginoon, patuloy, Lord God, na ikaw lamang po, Panginoon, ang kilalanin namin, Lord God, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Alisin niyo po, Lord God, yung mga bisyo, Panginoon, yung krimen, Panginoon, yung drugs, Lord God, yung alcohol, Panginoon, sigarilyo, Lord God, na nakakasama, Panginoon, sa katawan ng bawat isa, Lord God. Patuloy, Panginoon, natigilan na po, Lord God, ng mga tao, yung mga bisyo, Panginoon, na hindi naman po talaga nakakabuti, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord God. Ay, Panginoon, dalangin ko, Lord God, sa lahat po ng mga tao na makakilala po sila sa inyo, Panginoon. And, Lord God, gamitin mo, Panginoon, yung mga churches, Lord God, na itinatag mo, Panginoon, upang abutin, Lord God, yung mga tao, Lord, na hindi pa talaga, Panginoon, nakakilala sa iyo, Lord God. And, Panginoon, sa amin pong government, Lord God, patuloy, Panginoon, at tanggalin niyo po, Lord God, yung corruption, Panginoon, na nagagawa, Panginoon, ng aming pong government, Lord God. Patuloy lamang po, Panginoon, na gawin po nila, Lord God, yung tama, Panginoon. At huwag na po sila, Lord God, mag-corrupt or magnakaw, Panginoon, ng pera ng bayan, Panginoon. Bagkus, Lord God, magkaroon sila, Panginoon, ng takot sa iyo, Panginoon. At Lord God, maglingkod lamang sila, Lord God, ng maayos sa lahat po ng mga tao, Panginoon. And Lord God, sa darating po na election 2022, Panginoon, ikaw lamang, Lord God, ang siyang magtatag, Panginoon, ng isang leader, Lord God, na nakilala sa iyo, Panginoon, na may takot sa iyo, Lord God. At alam ko po, Panginoon, na itong leader po na ito, Panginoon, yung presidente, Panginoon, na mga tatakbo, Lord God, ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay ng wisdom sa lahat ng tao, Panginoon, kung sino, Lord God, ang karapat-dapat ng mga tao, Panginoon, na umupo, Lord God, sa pwesto, Lord God. At Panginoon, ito lamang po, Panginoon, ang aming samot dalangin, binabalik lamang po namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, so, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ngayon po ay tapos na ang ating pong morning devotion. So, kita-kits po ulit tayo bukas dahil Sunday service na po natin bukas, 10 a.m. to 12 noon. At patuloy po nating abangan ang ating pong live sa Love of Jesus Valenzuela page. Yun lamang po ang ating pong morning devotion sa araw po na ito. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at God bless you all po.